Magandang araw po sa lahat ng ating mga BBM at Sara supporters at sa lahat ng mga Pilipino. Eto na, sabay-sabay nating panoorin ang video na ito dahil alam naman natin kung gaano nating kamahal ang Pangulo. Yes, totoo po ang title, delikado po si Pangulong Bongbong Marcos dahil po sa mga pahayag ni Suspended Bucor Director General Bantag. Dahil nga ngayon sa kasalukuyan, mas umiinit at nagkakaroon na ng dugtong-dugtong ang mga istorya at nagkakaroon na ng linaw kung sino ba talaga ang mastermind sa pumaslang sa mamamahayag na si Mr. Percy Lapid. Nakakatakot po talaga ang babala ni Suspended Bucor Director General Bantag kay Pangulong Bongbong Marcos. At kaya po, kailangan natin panoorin ang video na ito kung ano ba talaga ang kanyang sinabi. Well, sabay-sabay na nating panoorin. First of all, video credit po ito kay Mr. Katunying dahil tinanong po ni Katunying si Suspended Director Bucor General Bantag kung ano ang masasabi niya kay Pangulong Bongbong Marcos tungkol sa kanyang pagkakasuspinde at sa pumalit sa kanyang bagong Bucor Director na si Mr. Gregorio Katapang Jr. Sa na makausap ang presidente, ano po ang gusto niyong sabihin sa kanya? Di ba niya alam na si General Katapang membro ng RAM yan? Nagpatalsik din sa tatay niya noon. Di ba niya alam na si Katapang ay nilagay niya yung mga questionable doon ngayon? Kailangan maging watchful ka, Mr. President, Pangulong BBM po, dahil baka yan magiging downfall mo. Ito, panoorin natin ang pangalawang video na ito dahil talagang kilalang kilala natin si Suspended Bucor Director General Bantag na napakatapang kaya nga siya ang inassign sa Bucor ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. At tinanong siya ulit ni Katunying kung handa na ba siyang makulong. Sana tatanungin ko ito. Tapang talaga. Nakikita niyo ba yung eksena na to? Na kayo ang nagkukulong, baka dumating ang pagkakataon kayo naman ang ipinapasok sa selda. Oo, Tol. Meron din pangyayaring naiisip ko yan. Kasi nga, pag nandun ako, hindi mo na ako makikita sigurado doon. Naatanta rin ako ng kino doon. Ipapahintulot ko bang makulong ako? Patayin na lang ninyo ako. Kasi alam kong mangyayari sa akin doon. Hindi naman ako si Senator, mga senador, mga nakulong na mga big time na sabihing proteksyonan yan. Ako ang sasabihin nila akong target nila. Magpapatayan na lang kami ng gobyernong ito. Wala eh. Sinong aasahan ko kung ginawa na nila sa akin yun? Mayroon pa ba? Wala na eh. Well, ayan, ang panood na nating sabay-sabay. Ramdam nyo rin ba no, kung gaano katapang sa video at pananalita si Suspended Bucor Director General Bantag at ang sinabi niya kailangan maging watchful ni Pangulong Bongbong Marcos dahil daw baka ito ang magiging sanhi ng downfall ng ating Pangulo na si bagong Bucor Director Gregorio Katapang Jr. na isa rin daw na nagpabagsak sa dating presidente at ama ni Pangulong Bongbong Marcos na si dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. At eto na po, nag-trending na po sa social media ngayong araw po. Nag-trending po sa mga balita dahil po mas lalong madidiin dito si Suspended General Bantag dahil kahapon lang po, November 1, 2022 ay nagsagawa po ng offline paglilinis sa loob ng Bucor Muntinlupa o Maximum Security Compound. Take note ha, tinatawag ito na Maximum Security Compound. Parang hindi naman dahil ito po ang kanilang mga nakita at nakumpis nga. Makikita nyo mga beer, hindi mo alam, grabe, nakakulong na pero nag-iinom pa. Mga cellphone, mga laptop, mga patalim. At ito ang pinakagrabe, mga pinagbabawal na gamot. Ewan ko kung bakit tinatawag pati itong Maximum Security Compound kung lahat ng ito ay makakapasok pa sa loob ng Muntinlupa Bucor. Alam nyo ba kung bakit mas lalong madidiin dito si Suspended General Bantag? Dahil po ang lahat ng ito na nakumpiska ay nangyari po noong kasalukuyang nasa pwesto pa po si Suspended General Bucor Director Bantag at ito po ang talagang ipinresinta po nila ngayong araw po sa media at sa social media. At eto na nga, panoorin mong susunod na video na mapapanood mo. Alam ko, excited ka na rin dahil napakadami ng mga istorya, mga drama, mga nadadamay na dito at nagkakaroon na ng mga babala. Kaya naman, isa si Suspended General Bantag sa mahigit 160 person of interest sa kaso na napaslang ng mamamahayag na si Mr. Percy Lapid at tila mas lalong nagkakaroon na ng linaw dahil mismo ang kapatid
ni Percy Lapid na si Mr. Roy Mabasa ay nakausap na si Department of Justice Secretary Boying Rimula at tila nalaman na nila ang mga pinaghihinalaang mga mastermind at nasa kanila na ang mga pangalan at handa na nila itong kasuhan. Kaya naman, panoorin mo ang pahayag na ito. Ayon po sa bagong pahayag po ni Mr. Roy Mabasa, kapatid po ni Mr. Percy Lapid, meron po, to be very frank, meron po at ito rin ay aming pinag-aaralan bilang miyembro ng mga pamilya. Sa palagay ko, nalalapit na tayo roon sapagkat sa aming pag-uusap kanina, meron ng tinutumbok, subalit I'm not a liberty to say to you kung ano ang mga pangalan at pagkakakilanlan. Hahayaan po natin ang Department of Justice na tapusin ang kanilang trabaho kasama ang NBI at PNP at magkakaroon yata ng announcement in the next 1-2-3 days. So ayon po sa pahayag ng ni Mr. Roy Mabasa na kapatid ni Mr. Percy Lapid, nakilala na nila ang mga alig mastermind at handa na nila itong kasuhan. At sa mga susunod na mga next few days po ay tila magkakaroon po sila ng big announcement po sa television at sa social media. So ayan, nakita nyo ang mga pinagdugtong-dugtong na mga istorya, video ni dating suspended General Bantag at tila matapang ito. At alam naman natin na nagkakaroon na ng linaw at kaso. Hindi natin alam kung sino ba talaga ang tinutukoy nila na nasa kanila ang pangalan ng mastermind. So abangan na lang natin sa mga susunod na mga araw kung sino ba talaga itong mga papangalanan nila na mga mastermind at mga kakasuhan nila. Kaya naman, i-share mo na ang video na ito. Medyo natatakot din ako sa mga babala ni General Bantag. Ikaw, bilang isang Pilipino, ano ang masasabi mo sa mga babala ni suspended Bucor Director General Bantag kay Pangulong Bongbong Marcos? Kailangan ba na mag-ingat at doble security ni Pangulong Bongbong Marcos? Well, i-comment mo na ang iyong reaksyon sa video sa baba.